Pangalawa, this is another announcement. Ha? Pangalawa, take note of this. Sa tingin ko, meron naman talaga mga loyalista. Wala akong problema. Pero sa tingin ko, maraming dilaw na nagpapanggap na loyalista ngayon. Bakit? Para guluhin nila ang tambalang Duterte and loyalista. Kasi sa totoo lang, kung ikaw ay totoong matalas ang isip mo, even if you like the Marcoses, at this time, you would support Duterte. There's no other choice. Malinaw na ho yan. Ulitin nyo na naman na i-divide ang Duterte at ang Marcoses. Abay, medyo matuto naman kayo makiramdam. Hindi, simple lang naman. Ito na nga lang eh. At ganito sila hindi marunong makiramdam, ha? Hindi na nga pinili yung bata ninyo bilang Vice President ni Pangulong Duterte. Hindi pa kayo nakiramdam? Here you go, ipagpipilitan nyo na naman na pipiliin na presidente yung idol ninyo. Discernment naman. Matuto naman kayo mag-discern. Alam niyo ibig sabihin ng discern? Kaya nga, uulitin ko for how many times? 1,000,000 times in a one. If you are a loyalist, God bless you. Yun lang. It's time for you to leave this channel. Bakit to? This channel is to support the president. This channel is to support President Duterte. Period. Malinaw? Okay? So, para hindi ko kayo masaktan, diretso ako na sinasabi. Oh, next. Ito. Ito naman, warning naman to, ha? Warning to kasi palapit na ang kampanya, kaya may warning tayo dito. Oh. Nagbabala si presidential daughter at Davao City Mayor Sara Duterte Carpio laban. Ayan niya. Sasagutin naman na to. Sagutin natin si Cesar. Oh. Sagutin natin si Cesar. Oh. Sabi ni Cesar, why are you so obsessed on Duterte? Oh, yan. Simple lang ang sagot ko. Ganito lang. I'm not obsessed on Duterte. Walang, ang tunay na pagbabago ay pagbabago ng bawat isang Pilipino. Ang pag-asa ng bayan natin ay hindi ho ang presidente. Ang pag-asa ng bayan natin ay tayong bawat Pilipino ay magbago. Yan ang tunay na pag-asa ng bayan natin. At higit sa lahat, ang pag-asa ng bayan natin ay Diyos lamang at wala ng iba. Pero, kailangan natin pumili kung sino ang presidenteng dapat nating piliin. At sa tingin ko, wala nang ibang sapat na maging presidente kung hindi si Pangulong Duterte. Sa ngayon, wala pang makakapantay sa kanya, wala pang makakasabi nating kalibel niya sa ngayon. At dahil gusto ko siyang magpatuloy, kaya gusto ko go Duterte. Naintindihan mo natin? Gusto ko si Pangulo pa rin ang mamuno sa bayan natin, kaya go Duterte ang gusto ko. Malinaw. Okay? Pero pag dinesisyonan ni Pangulong Duterte na hindi ako tatakbo, si Mayor Sara na lang, Mayor Sara tayo. Ganun lang ako. Sa mga gumagamit sa pangalan niya para mangolekta ng pera para sa eleksyon 2022. Sabi ng alkalde, bawal humingi ng kontribusyon mula sa mga contractor o negosyante, ang mga empleyado ng gobyerno, pribadong individual para sa... So malinaw po ito, ha? Kasi nako. Marami po ito noong 2016. Marami pong ganyan na nabubuking na event. Ito, ha? Nagpapanggap na Duterte. Kaya nga sabi ko sa inyo, eh. Ha? Ang Duterte supporter, hindi nanghihingi ng pera, bagkus naglalabas ng pera. Ulitin natin, para malinaw sa mga kukote ninyo at mga tenga ninyo, ang tunay na Duterte supporter ay hindi pengi. Hindi pengi. Hindi pengi t-shirt, hindi pengi cap, hindi pengi ganito. Ang tunay na Duterte supporter, pahingi ng design, ako magpapaprint at ipamimigay ko sa tao. Yan ang tunay na Duterte supporter. Yan ang ginawa natin noong 2016. Malinaw? So hindi dapat kahit sino, ulitin ko, kahit sino walang karapatang manghingi ng pera. Dito, sa channel natin, ha, sa channel natin, walang lalapit sa inyo na kahit sino moderator at sasabihin,
suporta natin itong panawagan Go Duterte. Pahingin pera, magpapagawa akong t-shirt. Walang ganun dapat. Malinaw? Yung mga moderator natin, sila maglalabas ng pera nila at magpapagawa ng t-shirt at ipamimigay sa tao. So hindi sila manghihingi at hindi rin ako manghihingi. Malinaw? O. Hmm? Ha? Panya sa hindi nanghihingi ng goal. Ay, Ned. Tama naman ang ugali nito. Hindi, kasi alam nyo ba, uso yan, yung ID-ID? O, penging ID. Go Duterte Movement. O, magkano ID? 50 pesos. 50 pesos lang pala, Banat. Bay, bakit mo naman pinupunay? Ano ba naman yung 50 pesos pang pagawa lang ng ID? Huy, huy, huy. Yan, 50 pesos mo na yan. Pag ang nagpagawa ng ID, mga isang daan, 100,000, isipin mo na lang. Magkano kita nun? O. E kung ang pagpagawa lang ng ID is 30 pesos. O. Di kumita ng 20. 20 times 100,000. O. Imagine ninyo na yun. 2 million na kagad yun. Andali. Siguraduhin ko. 100,000. Pakicompute nga. Absent po ako eh. 20 times 100,000. Kaya baka sabihin nyo maliit. Eh maliit lang naman yun. Hayaan mo na. Hindi, scam pa din yun. Sean, nagbabala rin siya laban sa mga nagsasabing nangangasiwa sila ng fundraising para sa kanya. Gayun din daw sa mga... Ito, Lisa Adonis. Paano kung suportahan ni PRRD si BBM sa pagka-presidente? Kung lang naman. Ano sagot ko? Alam nyo na sagot ko. Duterte supporter ako. Kung ano yung sabihin ni Duterte, yun ang susuportahan ko. Malinaw? Okay? Pero imposible yan. 2M. Tama ba 2M? Oh, ang galing ko mag-compute. Diba, imagine ninyo ha? Kasi baka kaakala nung iba, eh, 50 pesos lang naman yung bayad, tapos kikita lang naman siya ng 20. Hayaan mo na. Eh, kung 100,000 tayo magpapagawa ng ID, ginagawa yan tuwing kampanya. So, isipin mo yung taong gumawa ng ID, 2 million ang kinita niya, nagpagawa lang siya ng ID. Kaya dapat, hindi nyo talaga dapat taanuhin yan. Kaya nga sa Banateros eh, libre. Libre ang sombrero, libre ang sticker, libre pati ang t-shirt. Wala kang ilalabas sa mga ibang riders club. Ikaw magbabayad ng membership, ikaw pa magbabayad ng t-shirt mo, ikaw pa rin lahat. Diba? Sa Banateros riders, ha, nakakain ka ng Jollibee na hindi towel, ha? Nakakain ka pa, nakakape ka pa, may t-shirt ka pa, mayroon ka pang cup. Kasi nga, ang prinsipyo dito, kami maglalabas ng pera. Ako maglalabas ng pera, pangungunahan ko. Empleyado ng Davao City Local Government para makahingi ng kontribusyon sa mga negosyante. Ang sabi ni Mayor Sara, walang fundraising o pang-sosolicit ng campaign money para sa kanya. Lahat daw ng mga aktibidad na ito ay hindi otorisado at walang permiso niya. Nakiusap ang alkalde na isumbong ang ganitong aktibidad sa kanya. Sabi ni Bads Bermal, tagilid si Bongo, Sara talaga para wala ng kaba. Alam mo kung gusto mong hindi maging tagilid si Bongo, stop saying it. Yun lang. Tatagilid lang naman si Bongo kung tayo mga Duterte supporter ay yan ang paulit-ulit na sasabihin. Email sa NBI o sa Davao City Police Office. Hindi natutulog ang... Ano? Labas naman na maglabas to eh! Parang pop! Hindi, joke lang. Idol ko yan. Kasi kahit umuubo siya, healthy food siya. O, diba?